Hello and welcome back po ulit dito sa ating channel. So, kung nakita nyo yung upload ko kaninang umaga, dapat po panoorin nyo yung video na yon para tama yung format na magagawa nyo sa inyong pagtatanong kasi hindi ko po sinasagot yung hindi tama yung format. So, ganun din po dito sa ating video. So, ang ating pick a card reading for today ay para sa mga single moms. So, bigyan naman po natin sila ng video. So, ito po ang inyong mga pamimilian. Pile 1, pile 2, and pile number 3. Gamitin nyo lamang po ang inyong intuition sa pagpili at keep in mind po na this is a general reading so maaari kayo makarelate or hindi. Mag-focus po kayo at huwag magmadali sa pagpili. At kung nakapili na po kayo, umpisahan na natin para sa pile 1. So, pile 1 ng mga single mom, either mayroon kayong karelasyon ngayon, okay lang po yun. So, tignan natin. So, ang unang card mo is the Empress, 4 of Cups, and the Judgment. Ano pa? The House, Journey, Lovers, and Codependency. Ayan. So, nakikita ko dito, pile 1 is, you are very nurturing to your kids, pero I see na hindi mo rin naman pinapabayaan yung sarili mo. Hindi ko alam kung ang nakita ko kasi is, kapag nakaharap ka sa salamin or pag nag-iisa ka, ang sinasabi mo is, you deserve better. Para bang sinasabi mo na sa sarili mo na, okay, hindi mo na siya pababalikin sa buhay mo, or, okay nga, yun nga, may mas tao pang deserving para sa'yo. So, parang, self, huwag kang mawala ng pag-asa, makakahanap ka din ng love life. So, kung yung iba sa inyo ay, single mom talaga, or walang boyfriend, ganun. Ang sinasabi din dito is, huwag kang mag-focus doon sa nangyari sa dati mong relationship. Huwag mong isipin na ano kaya yung pagkukulang ko. Alam mo yun, huwag mong i-down yung sarili mo. Huwag kang mag-self-pity. Also, huwag mo din namang i-reject yung mga taong gustong manligaw sa'yo. Kilalanin mo muna sila. Kasi baka mamaya nagiging close-minded ka, or kasi ang sinasabi kasi dito is, baka yung totoong makakasama mo or yung handang panindigan ka kahit na single mom ka na is hindi yun yung taong in-expect mo na darating sa buhay mo. For some of you kasi, kapag nagmamahal ka, alam mo yun, feeling mo, hindi mo kayang mabuhay na wala yung tao na to. So, codependency, addictions are affecting your romantic love life or your romantic life. Sinasabi lang dito is kapag sa susunod mong relationship, huwag mo nang ipa-feel yun sa sarili mo na hindi ko kaya na wala siya. Okay, huwag kang dumepende masyado doon sa yung partner para naman kapag naghiwalay kayo or mayroong hindi magandang nangyari sa relationship nyo is hindi ka sobrang matataon. Okay? The House. So, ang nakikita ko dito is, hindi ko alam kung malayo ka ba sa bahay nyo or maybe yung trabaho mo or pwedeng aalis ka sa bahay nyo kasi, ayan, naghahanap ka ng trabaho or yung trabaho mo nasa malayo. So, maaaring hindi mo kasama yung mga anak mo. Ayan. And, dun mo matatagpuan yung pagmamahal o yung taong hinahanap mo. Through your work or ano ba, pag nasa malayo ka, baka nasa ibang bansa yung taong mahal mo or nasa ibang lugar. So, hindi mo pa nakikilala yung magiging next relationship mo. So, yun lang. Huwag mo nang ikumpara yung, alam mo, huwag mo nang isipin yung past mo or yung past relationship mo kasi hindi na yan makakabuti, lalo na kung mayroong mga naniligaw sa'yo and mas doon ka nagfo-focus, baka ganito na naman yung mangyari sa relationship ko kasi ganyan, ganito ako. Huwag mong isipin yon kasi may darating at darating para sa'yo na handa kang panindigan.
Okay, huwag ka lang ding matakot sa sasabihin ng ibang tao. Kasi syempre, mga, ang daming judgmental sa mundo, hindi ba? So, kunwari, yung magiging next person mo is single, walang anak. Tapos, di ba, ikaw, meron ka ng anak. So, huwag ka lang makikinig sa sasabihin nila. Lalong-lalo na kasi yung mga in-laws, yung mga magiging in-laws mo. Tsaka may masasabi yan. Pero, hayaan mo sila kasi paninindigan ka ng next person na darating sa buhay mo. Hindi mo nga lang ine-expect na ganong tao or siya yung makakatuluyan mo or yung taong handa kang panindigan. Pile number one. So, ayan lang. Kung gusto mong magtanong, ito yung gagawin mo. For free yes or no reading, type your favorite song. Ano nga ba ang paborito mong kanta? Sa akin, Young and Beautiful by Lana Del Rey. At isulat mo yung tanong mo, mahal ba ako ni Sky? So, yun lang yung gagawin mo para masagot ko yung tanong mo, pile number one. Maraming salamat and see you again on my next video. So, ginawa ko to para makita ko kung sino nga ba yung nanonood ng video ko kasi baka mamaya nagpabasa lang kaagad sa description box below. Kasi ito po ay energy exchange. So, para makita ko talaga na meron pa talagang energy exchange na nangyayari sa atin. Maraming salamat and have a nice day. Bye-bye! Para naman po sa pumili ng pile 2. So, ito ang sabi sa'yo ng tarot. Para sa mga single moms, in a relationship man kayo ngayon, or nag-iisa. 9 of Pentacles, 9 of Pentacles, 7 of Wands, and 5 of Wands. Message, despair, sudden wealth, attraction. So, nafe-feel ko dito, maraming na-attract sa'yo. Pile number 2, pero hindi mo sila binibigyan ng pansin kasi mas nakafocus ka sa iyong anak, sa iyong family. So, busy ka sa well-being ng iyong mga anak. Talagang, alam mo yung pinaprioritize mo sila kaysa sa mga taong gustong pumasok sa buhay mo. So, ayan. Meron sigurong nagme-message sa'yo na tao o kinukulit ka sa yung messenger, tumatawag, nagte-text, pero hindi mo pinapansin. So, medyo nawawala na ng pag-asa yung tao na yon. Or maybe ikaw naman to na hindi pa nakaka-move on kay ex, tapos lagi mo siyang kinukulit, mini-message mo, medyo nawawalan ka na ng pag-asa, but don't worry kasi kung nagfo-focus ka nga sa yung family, sa yung mga anak, sa yung career, so ayan, may bonus ka naman na matatanggap. So may incentive ka na matatanggap. So may perang darating for you. So kung namo-problema ka na sa pera, so ayan, may darating. 5 of Wands, so competition. So siguro yung ex mo madaming babae or may iilang babae na umaaligid sa kanya, kaya alam mo yun, feeling mo kailangan mo pang makipagkompetensya para makuha yung attention ng tao na to, or ito yung nararamdaman ng person na nagme-message sa'yo na kailangan niya makipagkompetisyon para makuha yung attention mo kasi nga very busy ka. Ayan o, swerte mong number is number 11 and number 7. Ayan, 777. So, ayan, search mo kung ano yung meaning or love meaning ng 777. So, maaaring swerte sa'yo yung number na yun. Tapos, ayan pa o, 7. So, madaming ang na-attract sa'yo. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So, maybe sobra kang nage-enjoy na naka-focus ka ngayon sa yung family, lalong-lalo na sa mga kids mo. Kaya ang dami mong na-attract kasi kahit yung mga binata, na-attract mo sila kasi feeling nila, okay, ang swerte naman ng mga anak niya, talagang inaalagaan niya, talagang focus siya, yan yung magandang maging asawa. Kasi loyal. So, yun yung mga naiisip nila kapag nakikita nila ikaw or kasama mo yung kids mo, sa picture man yan. So, na-attract mo sila. So, ayun, tingnan natin kung ano ba. May darating ba sa'yo? Justice. Yes, may darating sa'yo na itong tao na to is yung deserve mo. And I don't feel na si ex pa to. Okay, ibang tao na to. Ayan.
you deserve someone better. And also, yung tao na to is very courageous na tatanggapin yung mga anak mo. Okay, I sense na hindi lang attraction yung mararamdaman sa'yo ng tao na to. Pero as time goes by, lalo na pag nagkakilala na talaga kayo or pinapasok mo to sa buhay nyo, alam mo yon, mauuwi yan sa love. Okay, baka yung person na to is makatulong din sa yung finances. Hindi lang, kasi syempre nanay ka na, ayaw mo naman na magpapasok ng isang pabigat sa buhay mo. So siguro yung tao na darating na to ay makapagbibigay din sa'yo ng financial help. So ayan lang sinasabi sa'yo, pile number 2 para sa ating mga single moms. Kung gusto mong magtanong, eto lang po ang gagawin mo. For free, yes or no reading, type your favorite song. Ano nga bang favorite song mo? So akin, ang favorite song ko is Young and Beautiful by Lana Del Rey. Tapos isulat mo kung ano yung tanong mo, mahal ba ako ni Sky? So, kung nakaabot ka dito, ibig sabihin, nanood ka talaga ng video. Dito ko malalaman kung meron bang energy exchange na nangyari sa ating dalawa. Maraming maraming salamat, and kung may tanong ka, i-comment mo lang below. Basta ito yung gagawin mo. Maraming maraming salamat. See you again on my next video. Bye-bye! Enjoy your day! Para naman po sa pumili ng pile 3, ito ang sabi sa iyo ng tarot para sa ating mga single moms. The World, Reverse, 9 of Wands, 8 of Cups. So, ang sinasabi dito, pile number 3 ay, pero bago yan, ito muna, courthouse. So, siguro yung iba sa inyo, ongoing na yung annulment, or nag-iisip ng magsampa, or tama ba, magsampa, or magpasa ng annulment, ayan. Nako, ayaw umayos. So, siguro medyo messy pa yung buhay mo ngayon. Worth waiting for. So, siguro yung person mo, kaya gusto mo na magpasa para sa mga single mom dyan. Siguro in a relationship kayo ngayon and yung tao na karelasyon mo ngayon is nasa ibang bansa at gusto na ng tao na to na magkasama kayo. For some of you, ganun. So, courthouse, siguro gusto ng tao na to na lakarin mo na yung mga papeles mo or lakarin mo na yung annulment mo para, alam mo yun, makapagsimula na kayo. O, yun talaga yung napipick up ko dito na may ka-chat ka na sa ibang bansa or taga-ibang bansa or foreigner. Ayun, tas yung annulment papers, yun talaga. So, for some of you naman, hindi ka pa totally nakaka-move on sa person mo or siguro naiisip mo pa rin siya na, alam mo yun, you feel empty kapag wala siya. Nilalabanan mo yung feelings na i-chat mo ba siya o hindi. O nilalabanan mo yung feelings na hindi mo na siya talaga totally papapasukin sa buhay niyo ng mga anak mo. 8 of Cups, ready ka nang mag-move on. Ayan, gusto mo na rin ng tahimik na buhay. Gusto mo na mag-grow as a person. So, nakikita ko yung, siguro yung kachat mo is mas matanda sa'yo. Kung hindi naman, very educated siya na tao and kagalang-galang. Worth waiting for. So, siguro ito na yung iniintay mo. Ito na yung tamang panahon. Divine timing is at work in your love life. So, siguro kaya hindi nag-work dito sa ex mo kasi may mas better na darating sa'yo, which is this person na nasa malayo. So, hindi mo din to inaasahan. Pero, yun. Yung tao na to sa'yo. Yung tao na to is totoo sa'yo. And, ayun nga, gusto na nga niyang ayusin yung mga papeles niyo. Siguro, nandun lang yung mga delays. Kasi nga, dahil pandemic. Or siguro siya yung gustong umuwi. Gustong uwian ka. Tanggap nito yung mga anak mo. So, kuha pa tayo. Tignan natin. Diba? Ace of Wands. So, lagi ka ding iniisip ng tao na to, ng person na to, kung may person ka. Kung wala naman, makakakilala ka through chat or through chatting yung next love life mo. Wala dito sa Pinas. Yun yung nafe-feel ko. Kung nandito man sa Pinas, malayo sa'yo. So, siguro north and south yung pagitan nyo. Pero hindi malapit.
malayo, yung tipong mag-aeroplano pa, magbabarko pa, yung pagitan. Two of Pentacles, so ikaw yung tao na ang daming binabalance ngayon sa buhay. Three of Swords, so ayan nga yung iba sa inyo, heartbroken pa rin sa ex nila. Pero I feel na hindi na ito maaayos, so kailangan mo na talagang mag-move on, pile number 3. Huwag kang mag-alala kasi kung dinam ka man ng tao na to, ng ex mo, okay lang yun kasi may taong tatanggap sa'yo. Tsaka hindi mo din naman deserve na i-treat ka ng gano'n ng tao na yun. Na basta-basta ka na lang iiwan na walang pasabi. Okay, mas mahalin mo yung sarili mo. Kasi may taong mas deserving pa sa'yo. Hindi nga lang nandito siguro sa Pilipinas or malayo sa'yo. But mayroon talagang taong darating para sa'yo. I-manifest mo na yan, i-claim mo na yan. Pero hindi yan yung taong nakarelasyon mo na. Hindi yan yung ex mo. Ibang tao na po. So maraming salamat. Kung gusto mong magtanong, eto yung gagawin mo. So kung nakaabot ka dito, ibig sabihin may energy exchange tayo. For free, yes or no reading, type your favorite song. Ang aking example ay Young and Beautiful by Lana Del Rey. So Young and Beautiful, Mahal Ba Ako ni Sky. So, ayan, para malaman ko talaga kung sino yung nanonood sa aking mga videos. Ibig sabihin, pag nakita mo to, nakaabot ka dito at mayroon tayong energy exchange. Maraming salamat and see you again on my next video. Sobrang na-appreciate ko kayo. Bye-bye! Enjoy your day!